Hello guys, good morning, good evening, good afternoon, kung saan ka mga part ng mundo. This is your training mentor Neil. At ngayon guys, ay ipapakita ko lang sa inyo na ang isang stock na kung saan ay karon tayo dito ng profit na 40% within 2 months. So, itong stock na to ay yung IDC or Italpinas Development Corporation. So, makikita nyo guys, ito yung Facebook group ko na kung saan ay nire-recommend ko yung mga stocks na kung saan ay mayroong potential ng malaking profit. At makikita nyo na August 1, nag-post ako about IDC. Sabi ko dito, this is good for midterm and long term. So, pag sinabi kong midterm, usually minimum yan is 3 months holding. Pero minsan may mga time na 2 months pa lang, kagaya nitong si IDC ay talagang makikita nyo na lang yung profits. So, of course, hindi naman lahat na nire-recommend ko ay talagang pumapalo sa mga 40%. Some of them mga 20, some of them is 15. Pero kung sakasakali man ay mali tayo sa ating analysis, ay naglalagay tayo ng stop loss na kung saan ay kapag tamaan yung stop loss natin ay agad tayong mag-exit sa trade kasi nga it means that mali tayo. And in that case, ay we will go to another stock na nire-recommend ko. So, ganyan lang sa trading. Kapag mali tayo, exit tayo agad. Pero pag tama tayo, hayaan natin na maging much more profitable pa yung ating trade hanggang sa tamaan yung ating trailing stop. Alright, so makikita nyo guys, yung sinabi ko dito that August 1, I'm reiterating buy signal on this stock. Kasi itong si IDC, before pa man ang August 1, nakitaan ko na siya ng bottom. Nagkakaroon na siya ng reversal pattern. So, ito yun. So, ito. Itong part na to. That's double bottom. Then, nirespect niya ulit yan. Tinest niya. Pero, ayaw talagang bumaba yung price. Ang ibig sabihin niyan, guys, na malakas na dito yung buyers. At makikita niyo na malakas na dito. Mataas na yung volume sa last June pa lang. Dito rin, kung talaga nga bang downtrend itong stock, ay dapat nagtuloy-tuloy na to at nabasag nyo na itong lowest prices here, which was recorded last March and April. Pero hindi. So, nagbabounce lang siya at saka nag-create pa ng another support dito. So, ito na yung tinatawag na higher low. So, ibig sabihin yan guys na mukhang nagkakaroon na tayo ng reversal pattern at malamang ay from being downtrend ay papalo ito sa pagiging uptrend. So, magre-reverse yung trend from downtrend. So, matagal na itong nag-downtrend. So, simula pa ng November 2019. At ngayon ay 2020 na. October. So, malamang ay pwede niya itong tamaan ulit itong last year na high niya. So, ngayon ay napaka-early pa nga. Nandito pa lang tayo at ibig sabihin niyan na may mataas na potential pa ito. So, ngayon guys, kung nag-subscribe ka sa aking Trading Edge stock update last August, ay malamang mayroon ka ng 40% profit sa stock na to na IDC. Kasi nga, sinabi ko dito na buy signal na, as you can see, ito yung pinaka-bottom ng 5 years. So, yung style ko lang naman sa pag-trade ay sa mga ganitong klase ng mga stocks na nag-downtrend talaga, the basic principle here is to buy low and to sell high. So, ito nga si IDC, nasa low na siya ng 5 years. So, meaning to say, napakamura na talaga ng price na to.
At saka itong si IDC ay hindi naman talagang basura na stock. Mayroong magandang fundamentals ito kasi mga ginagawa nila, mga properties sa mga kondo or mga bahay. So mga Italian yung kanilang design. So na kino-construct nila sa Pilipinas. So hindi naman ito ganun kalaki na company kagaya ng Ayala Land at mga sikat pang mga company. Pero ito, mayroon talaga itong potential na maging malaking, mas malaking company. So, sabi ko dito na buy low, sell high, buy current price or better. So, tingnan nyo guys, sa August 1 yan, hindi ko yan in-edit. So, live na page to. Yung, ilagyan ko lang dito ng filter na IDC yung gusto kong, kunin na post. So, ayan guys. At makikita nyo bakit ko nasabi na buy ito. Hindi naman base lang ito sa technical chart, kundi base din sa kanyang fundamentals. At makikita nyo na annual income ni IDC is 117%. So, napakataas yan. Yung quarter 1 income niya is 68.7% compared sa last year na annual income. So, ganyan pa lang guys, kahit hindi mo talaga kabisado yung fundamentals, basta alam mo na yung earnings ay maganda, de talaga magandang stock yan for trading or for mid-term and long-term. So, tingnan nyo, may mga comments dito. Buy sila. Nagre-reply ako every time nag-comment sila o nagtatanong. So, 9 weeks pa yan. Tapos, sabi ko pa dito, kapag hindi pa yan na nilagay sa portfolio mo, ay simulan mo nang i-consider. So, 5 weeks yan ago, ha? So, stock is now on the move. Very high volume spike last trading day. So, yung volume spike, ibig sabihin yan na maraming mga institution na yung bumibili sa stock. So, nagiging attractive na siya. So, nagkaroon pa ako ng buy signal ulit. So, maraming beses na gano'n ako ng buy signal. Para ngayon ma-alertuhan ng yung mga member ko na I'm very, very serious on this stock. So, August 1, guys, nandito yan. So, mga dito yun, August 1. So, kung bumili ka sa current price from here, August 1, ito yun. Okay, August 1 weekend yun. So, yung next trading day is August 3. So, let's say dito na lang, dito mo nabili. So, ngayon, guys, sa current price, you are already 33.24% up. So, saan ko ba nakuha yung 40%? So, dito yun. So, pumalo yan kasi sa, yan. 35%. So, kung I think mayroon din ako mga previous post about IDC na dito pa lang sa by month of May and July, nag-issue na ako ng buy signal. Pero let's say dito na lang pumili ka dito ay talagang napakataas na profit niyan. Diba? At hindi ka masyadong active sa market. So, ayun guys. So, itong si IDC, I'm very confident na mataas pa yung upsides nito. So, I'm still, but right now, hindi na magandang bumili kasi medyo umangat na ng 10% last Friday. So, ang masasuggest ko dyan ay magantay ng pullback kasi malapit tayo sa resistance. So, pag mag-pullback mga dito sa 2.2 or 2.19, mga ganyang area na yan, pwede yung bilhin sa pullback. Okay? So, guys, kung sino man sa inyo yung interesado na maging member ng aking trading group na kung saan ay nagpo-post ako ng mga updates ko every weekend, ay mangyari ay PM nyo lang ako kasi sisend ko sa inyo yung details. So, para malaman nyo yung detalye, ito yun. So, 4 months, 1,500. 6 months, 2,000. At kung 1 year naman ay 3,800. So,
Napakamura ng mga subscription dito kasi for sure kung maging profitable man yung kahit isang stock lang dyan ay bawing-bawi na yan. So kung mabawi man yan within the next 1 month or 2 month ay mayroon ka pang another 11 months para magkaroon pa ng time para mag-make, maging profitable, di ba? So sulit na sulit, tsaka marami ka pang matututunan. So again guys, kung interesado man kayo maging member sa aking group na Trading Edge Weekly Stock Updates, mangyari ay mag-PM lang kayo sa akin. Alright? So, God bless inyong lahat and good luck.